hindi mga kasagayan. As you can see, nag-uusahan na ako kay aking partner, Ate Nahapawasa. Ilang disperas yan na kayo. We would like to say hi and good evening. And of course, advance happy fiesta. Nato na ato mga kasagayan na Tolosa na Binanira and Max Mayor. Para iba hindi, Honorable Mayor Erwin Cinco Ucanie and family. There you have it. At mga course mga kasagayan, yan ang katak na amon ato monthly finals the music and dance icon contest na kundi mga kasagayan na ko isang umaating kabuo at mainit na kami ang ating matutunghayan ngayon. But of course, mga kasagayan, at ang masalamatan anay ang ating mga nagpapaluyuhin. Una nga, una, of course, ang provincial government of Leyte. Through ang ating dynamical governor, Governor Leopoldo Dominico Pictilia. Na mapasalamat yamo kami. Of course, ang ating mayor, Tingihang Palo, dapat kasalamat kay Mayor Revengeous Matin Pigilia. At of course, kay Tudo, kaya ako niya suporta ang ating former Energy Secretary and of course, former Governor ang Provincial Leyte. Thank you very much. Of course, kay former Secretary Carlos Jericho Igot Pigilia. And of course, you can hear us live. At ang mga kasaklayan niya atin ang Pamati Haradyo at DYMB. Hello, maganda-maganda kami. At sa lahat po ng nanonood sa atin sa DYMB Action TV. Ano? At syempre mga kasaklayan, si Paman, tonight, as we promised, nako, isang gabing mainit na competition ang aming pinagbigyan ngayon. At syempre, at this point, ipapakilala po namin sa inyo ang ating mga murado ngayon gabi. Recently, may malaking problema, lalo-lalo na ngayon kasi it's monthly finals. Walang iba, kundi he is a conductor and arranger and composer. This is a job, and let's give a round of applause. No other than Mr. Giles Dias. Our next judge, I have here the vocalist and the singer and the owner of Calise Cafe, the vocalist of Assembly Band, we have here Ma'am Ludette Ruiz. Our next judge, mga kaibigan, composer and songwriter and contract songwriter of ABS-CBN, we have here Sir Archie Lisigas. Alright, at magandang mga kaibigan, excited na din po ako sa ating competition ngayong gabi kasi sabi nga, tonight is makikilala pa po natin kung sino sa mga bata ito at magiging semi-finalist na at kung saan they will be performing next month sa RTR Plaza na. So at this point in time mga kaibigan, magpapahinga po muna kami, magpapasalamat po tayo sa lahat ng ating mga nasa likod. Here, Municipal Hall and Palo, Leyte na kundi mga kasakayan, we are having an annual monthly finals and annual music and dance icon contest. Kaya kami, maganda kasi mga singers na ating makikitan. Kaya kung kaya lang ang ating group mga mananayaw. Pero at this point, nako, I'm going to promise you talaga na mainit ang ating bakbakan ngayon gabi. Kaya ibigay na po namin sa inyo ang ating criteria kung ano ang mga inahanap na ating hurado for this Sunday's monthly finals. Ang ating criteria for judging ang una ay ang vocal quality. Naman po tayo 40%. Sumunod naman dyan ay ang performance. Naman po tayo 30%. At ang pinaka-importante ang X factor. Naman po tayo 30% for a total of 100%. Alright! So at this point in time, ladies and gentlemen, hindi na po natin papatagalin dahil I'm sure ako din excited, kayo din ay excited sa ating monthly finals. Kaya tawagan na po natin ang ating unang monthly finals. Kaya papakilala po natin sa pamamagitan ng ating UTR. Hi, I'm Juna Jane Tantuan, 15 years old, from Batul, Leyte. Panganay po ako sa aming dalawang magkakapatid. Ang trabaho ng aking ina ay isa pong manicurista lang. At aking ama naman ay isang tricycle driver na natatrabaho sa Maynila. Sumali po ako ng Leyte Idol para matulungan ko po ang mga magulang ko at gusto kong rin makamit ang mga pangarap ko. Inspirasyon ko po ang papa ko na natatrabaho sa Maynila dahil gusto ko po siyang matulungan para hindi na siya magtrabaho dito ng Manila ng matagal. Hi, I'm Juna Jane Tantuan.
Magpapasalamat po ako sa aking mga magulang na sinasamahan ako rito. At salamat din po sa mga judges na pinili ako. At gagalingan ko po sa next round. Abangan niyo ang boses sulit ng bato. She's going to sing for us, Try It On My Own. We have here John Jane Tantuan. Yung next performance mo dapat meron na
angas mo din. Good luck na lang sa episode mo. Thank you very much, Sir Archie. There you have it. Sabi nga, ako din, napansin ko, parang magkaan yung, ano, yung performance mo, ano? Napansin ko, eh, is it because that you're the first contestant na, ano ba, kinakakamaan mo sa amin? Kinakakamaan mo. But nevertheless, to wish you all the best ng Jonna sa Rizal Center. Pero ang ganda mo, papayin mo na magkamukha tayo. Alright, so at this point, point, Jonna, samahan mo muna ako habang ipapakilala natin ang ating sunod na pag-ipanalis of VTR Rolling. Hi, I'm Leo. I'm from Barangay Can Ramos, Tanawan, Leyte. I just graduated last April 5 with a degree of BS Marketing. Ako po yung bunso sa apat na magkakapatid. Mama ko ay isang magiting na housewife and si Papa nasa langit. Nag-join ako sa competition na to because I wanted to try something new. At first, I hesitated. Medyo I didn't want to go out from my shell. So, ngayon gusto ko mag ano? I want to go out of my comfort zone. I want to try some competition. So, yung inspiration ko kung bakit ako sumali is that my passion in singing. Kasi I've been a choir member since I don't know. Basta I've been a choir member for quite a long time, and then the passion really drives me on why I joined this competition. Hi, I'm Leonardo Salamo. I would like to extend my thanks to the judges for their constructive criticism about my performance. I would like to give my sincere thanks to my co-participants, to my co-contestants, and next time I will do my best and I will use those criticism as my enhancement for my performance, and you better watch out for me. Ladies and gentlemen, our next month finalist is from Tanawan, Leyte, 21 years old, singing for us When We Were Young. We have here Leonardo Solano. Everybody here is wrong.
nag-zoom ka sa bahay, tapos pumunta ka lang dito dahil nakakanta ka. Pero ngayon, tignan mo, nakakunta ka na. Laki lang yung comment. Ay, bakit, diba? Ganyan. Alright, so kumusta ka naman? I'm doing fine. Very good. So nice to hear that you're doing very, very fine. Alright, kapansin mo kanina after a while, pagpunta mo dito, nalikan mo yung ano, yung pintas ni Mary. Ano ba yung pants? Ano? Kasi po, nakita ko po na there's many potentials in this room na hindi na umaasa talaga kasi I don't think that I can be aligned with their level. So, yung gusto ko lang po na matawi ko yung kanta, give justice to Adele. Alright. I wish you did it all the rest of them. Pero sa ngayon, natanungin natin si Mom Lou Dan. Ano naman ang kanyang masasabi with regards to ako din yata ang nag-comment the last time. Anyway, I love the song, Bobby na Bobby sa'yo. And I love how you look on stage today. Ang naging problema ko lang is I couldn't really understand the lyrics of the song. So, you practice on that. Kasi maganda eh. Maganda yung boses mo. And then, you were able to internalize the song very well. And then, yung expression mo, the way you deliver the song was okay. Yun lang, I was really trying to understand yung lyrics ng song. So you have to practice on that. I hope you really work on it kasi it will really help improve your performance. So congratulations. Thank you very much, Mama Lugette. Ayan, hindi naman masyadong malaking problema. Actually, ako yan, wala napasin ko na hindi masyadong klaro yung lyrics. Pero maganda yung expression niya, no? Parang kuwang-kuwang yung expression na nasasakan na. Ano kaya ang pwede mo if ever papalaan ka, ano yung susunod yung tagawin? Further improve what is needed to be improved. Pero alam mo, kung tayo nag-uusap, magaling nga, magaling yung mga pronunciation niya. Pero sa pag kumakanta, parang hindi klaro yung mga medyo try mo masyado yung throat ko. Alright. So dapat uminom ka muna bago ka kumanta. Magdami na lang sa question, ano ka sa black? Ha? Sa ako medyo positive naman yung comment ni Mamilya. Okay? Alright, so yun lang at this point, samahan mo ako habang ipapakilala natin ang ating sunod na monthly finalist. At kung saan, mga kaibigan, ipapakilala sa bago talaga titingin. Ayun, papakilala po, pamusta po mamagitan ng ating BTR. Peace. Hi, I'm Ronel Barbosa. I'm from Ilongos, Leyte. I'm currently studying at Visayas State University, taking up Bachelor of Science in Computer Science. Panganay po ako sa apat na magkakapatid. At yung ama ko po ay si Walter Barbosa. Siya po ay administrative aide sa Ilongos, Leyte. At yung mama ko po ay si Rosmarie Barbosa. Sumali po ako sa competition na to kasi marami pa akong gustong patunayan sa sarili ko at sa pamilya ko. Sumali ako nito kasi gusto ko rin pong ma-improve yung talent ko. Ang inspirasyon ko po sa pagsali sa kompetisyon na ito ay yung papa ko at yung mama ko. Kasi sila po yung number one na sumusuporta sa akin sa lahat ng kompetisyon ko sa buhay, lalo na sa pag-aaral at sa kung anumang gusto kong gawin. Hey, I'm Ronel John Barbosa and nagpapasalamat po ako sa mga judge kasi po sa mga constructive criticism ko nila, mas natutunan ko pa yung matiknik ko para maging improve as an artist, as a performer, and as a performer as well. And being in a competition, this type of competition is a tough one. At nagpapasalamat ako dahil nakita nila yung talento ko. At salamat din po sa mga sumusuporta sa akin, lalo na po sa mama and dad ko na nandyan palagi para sa akin. At yun sa mga klase ko rin at sa mga ka-group ko din sa life. In the next round, gagawin ko ang lahat na makapasok pa rin at mag-continue pa yung journey ko in this competition kasi alam kong may bubuga pa ako sa sarili ko at bilang isang artist and performer. From Ilongos, Leyte, singing for us at last. We have here 20 years old, Ronel John Marcos. Ronel.
my taste was wrapped up in flower. Certain point in the song which you can use vibrato. Yun. But the performance was quite okay. Thank you. Thank you so much. Parang jazz, soul, 50s. Yeah. Right? Mga hagod. Kung saan po siya mga vibrato. Kung saan mo vibrato. Yes, yeah. But then, yes, you give justice to the song. Lima po kaming magkakapatid at ika-apat po ako. Currently po, nag-study po ako sa Eastern Visayas State University. At the same time po, may part-time job po ako sa gabi. Kumakanta po ako sa isang bar dito sa Tacloban City. Sumali po ako sa competition na ito dahil gusto ko po na may mapatunayan pa sa sarili ko at ipakita sa buong mundo yung talent ko tsaka to make my family proud. Yung inspiration ko po sa pagsali ng
competition na ito is yung family ko. Dahil yung mama ko po, gusto talaga niyang maging singer dati. Kaya po, yun, gusto ko po na ako po yung tumupad na. Hello! Ako po si Mary Angel Dasco at unang-una sa lahat, nagpapasalamat po ako kay Lord na nabigyan po ako ng opportunity at chance na makapasok dito sa Make Idol. Tsaka po sa mga judges na nag-advise po sa akin na madaming malaking tulong po yun para sa akin, para ma-enhance pa po yung voice quality ko. Tapos, nagpapasalamat din po ako dahil nakapasok po ako sa next round at pagbubutihin ko pa po na makapasok ulit ako sa susunod na next round pa. Thank you. Ladies and gentlemen, it's a first public live drama. We are here, 21 years old, from the global city of Galaxy, Mary Angel Dasco. Yung na talaga yung pasinan mo. At kung pwede mo lang, natapos na yung song.
hindi naman sa akin sa arrangement na alam yung pati ng proseso. Medyo nangunakang kapasad ng routine. Yung the song is, pabuloy ko yung song na yun eh. It's a very inspirational song na kailangan talaga na tayo naman niya sa parang magpula talaga yung buod ng song na yun. Wala talaga yung mga sabihin ng song na yun. Medyo siya nagpuloy siya eh. Sa performance, so kailangan. Kaya lang sa pag-propose ko doon, medyo buhutin na yung talent yung pag-aabot ko sa mga nota, sa mga notes. Hindi masyadong clear. Siguro kung marami ka pa sa presses ka, baka lang bawi ka ng boss niya. Bakit yung voice, kung yun yung black flash, o black flash ka yung voice mo, kaya lang sa akin siya, kasi ang tulad mo, bigas ang tulad mo. Version po kasi yun ang chance sa ngayon pa na pag walang choice na po kasi kung ano. Yun nga, yung song kasi rin maraming sinasama yung song na yun. Di ba? Very inspirational. Ang dami ko sana ako po siya ng mga lyrics na mga sarili pa. But anyway, kung pumasama na yun sa dati na ko sana yung next song mo, performance na dati ka rin ang lyrics. Ha? Thank you very much, Sir Archie. Ano ba naman masasabi mo na nabitin ko sa Sir Archie? Patay nga ako yung nabitin. Kasi po, kaya nga ako po kasi yung nagpatuloy lang po sa kuya ko. Kasi po, nung na-press ko yung talagay na natuloy sa 30 seconds. Kasi nung Tuesday pa, kaso si mga kayo nag-ano, kay mga kasemester. Tapos, si Mary Joyce Ruiz, 19 years old from Haplag, Leyte, and I'm currently studying at Western UT College, taking up BS Ed, major in Soksay. Ako ang panganay sa apat na magkakapatid at sumali ako sa Leyte Idol dahil gusto ko, dahil pangarap ko maging sikat na singer at gusto kong matulungan si Papa sa pagpapaaral naming magkakapatid. Ang inspirasyon ko po kung bakit ako sumali dito sa Leyte Idol ay ang aking pamilya, ang aking mga kaibigan, at sa lahat po ng mga taong sumusuporta, nagmamahal at nagtitiwala sa akin. Hi, I'm Mary Joyce Ruiz at nagpapasalamat ako sa lahat ng sumuporta sa akin, lalong-lalo na yung mga kaibigan at yung pinsan ko na nandito at saka yung pamilya ko na kahit wala dito ay sumusuporta pa rin sa akin. At dahil nakapasa ako sa round na ito, gagalingan ko pa sa susunod. Watch out for me. Mga ka-idol, ang susunod na Mami Files na inyong marinig ay mayroon pa kundi galing na makakamalulated. We are here 19 years old, singing for us, "You Don't Have to Say You Love Me." We have here Mary Jessa Ruiz. Thank you.
Mary. Padera Vestruz, 16 years old po. Nakatera sa Sichulutaw, Barangay Santa Rin, Barugo, Leyte. Nag-aaral po sa Barugo National High School, mag-grade 11 po. Apat po kaming magkakapatid. At ang nanay at tatay ko po ay sina Basilisa Espadera Vestruz at Hugo Labarda Vestruz. Sumali po ako sa Leyte Idol kasi gusto ko pong ibahagi at ipakita ang aking talento sa pagkanta. At sa pamamagitan ng aking talento, matutulungan ko po ang aking mga magulang. Simple lang po ang aming buhay. Wala po kaming sariling bahay kaya pinagbubutihan ko rin po ang aking pag-aaral kasabay ng aking ginintuang boses tungo sa katuparan ng aking mga pangarap. Ang inspirasyon ko po sa buhay ay aking pamilya. Sa bawat pagkanta ko, iniisip ko sila palagi at kaya nagagawa kong mapagtagumpayan sa bawat ng aking pag-awit. Hi po, ako ngayon si Dorothy Avestruz. Unang-una, nagpapasalamat ako ha akon mama kay Adaya para akon nasuporta. Kaya habang kumakanta ako,
na nawaupay ko din na akong pagkuhan, pag-deliver na akong pagkanta. Na nagpapasalamat ako han mga kurado, hanira mga comments sa akon, hanira mga advice kung paano mas ma-improve pa na akong boses. Kaya susunod, gagamitin ko po ito para po matagumpayan ko na akong pagkakanta per me. Sa susunod po, abangan niyo ako. Abangan natin mga kaibigan ang aming sunod na mag-finalist. She came all the way from Balubol, Leyte, 16 years old. She's going to sing for us one moment in time. Palakpakan natin si Dorothy Abestri. Register, which is
I think it's good. Okay, I register. So, can you give me a song? Did you believe all the principles that change the key? Nevertheless, voice quality is good. Thank you. Thank you very much, Sir Gas. Alam ko lang na si Sir Gas sa mga yung part ng kung saan yung mga level class position ng boss. Sino may mag-iili nung mag-iili sa inyo? Hi, ako po si Jomark P. Villares, 22 years old. Na ako po ha Block 5, Lot 18, Villamayor Subdivision, Tacloban City. Ako po it pinakaputo ha amon pamilya. Bumulig po ako ininga competition para ma-enhance po ta akong skills ngan maka-inspire hit ibang nga tao. It akong inspiration kung kaya ako bumulig ha ininga competition is ten akong pamilya. Para makabulig ya pa era. Hi, ako pala si Jomark P. Villares. Nagpapasalamat ako kan Lord and iyo will na pagpasara ako na elimination pati ha mga judges kana na akong sangkay na nakaupo diyan na. Abangan niyo ako ha next round games o pahin ko pala performance. Watch out for me. Let's watch out. We are here from Tacloban City, singing for us, ngayon, narito, we are here, 22 years old, palapakan po natin si Jomark P. Villares. Video.
Kayo naman po. Ay, mayroon ka bang gusto pasalamatan? Mga dandi, mga nagtumulong sa iyo? May papasalamatan ko sa pamilya, hanirang pag-support. Tapos yung ako kung saan ka na nakaupin nila. Hello. Ayan. Alright, so Joe Mark, tatanungin natin ating hurato kung anong ganyang masasabi in regards to your performance.